Hello guys, welcome to my channel and this is Jen Ganda at your service. Magandang kunyang. Kwentuhan tayo guys. Paplansya si Jen Ganda. Ako nga pala po si Jen. Nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang kunyang. Bali 10 years na po ako dito sa dati kong amo. Pinag-iisipan ko kung ako uuwi at babalik pa. Sa bagay, kung uuwi naman ako at hindi na ako babalik, mahirap maghanap ng trabaho ngayon kasi crisis, corona. Mas may dalawa pa akong anak na pinag-aaral. So, gusto ko sana makatapos sila ng pag-aaral bago ako magretiro sa pagkukunyang. Mahirap ang isang OFW. Mahirap yung isang OFW. Malayo ka sa pamilya. Malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Kapag ka may masakit sa'yo o kapag napapagod ka, hindi ka pwedeng sumuko, hindi ka pwedeng dumaing. Kasi sa bawat araw, kailangan mong magtrabaho. Lalo't malayo ka sa pamilya. Ang trabaho ko dito is all around. Bahay, laba, plancha, luto. Pero hindi naman lahat ng luto. Yung mga diet food lang ng amo ko. Kasi yung amo ko, diet siya. So yun, pinagluluto ko siya ng pagkain. So yung amo ko namang lalaki, kung anong kainin ng mga alaga ko, kinakain din niya. Isang luto lang dun sa baba. Sampung taon ko dito, kahit pa paano, awa ng Diyos, nakaipon naman ako, pagpagawa ako ng bahay, ang dami kong ipon, resibo, pagpagawa ako ng bahay, pero hindi pa tapos, yun, kasi syempre lumalaki yung mga anak ko, lumalaki din yung gastos, lumalaki din yung gastos nila. Nagsimula lang ako sa pag-YT, siguro 2 months ago, at hindi pa naman ako tuong bihasa. Babago pa lang din. Kaya ito, nag-umpisa. Sana, sa mga kagaya ko na nag-umpisa rin, o sa mga kagaya ko naman na malaki na yung bahay. Sana, tulungan nyo naman ako. Bigyan nyo ako ng idea para sa mga yung magaganda pang attractive na ano na makakatulong sa channel. Para naman balang araw, meron din akong income kagaya nyo. May malalaking bahay. May malalaking bahay na at kumikita na. Yun. Dito kasi wala akong time para maggawa ng sarili kong video. Kaya ito na lang yung naisip ko para gumawa. Kasi nga, sa kwarto, tatlo kami magkakasama. One time na nagawa ako ng video, yung kasama ko, nagdaldal siya kung ano nung sinasabi niya. May kaaway siya na kaibigan ko din na panood. Tapos naintindihan yung sinasabi niya. Ayun, nag-away-away na.
Kaya dito na lang, palihim akong nagtago dito sa platsahan at nagawa ng video kong sarili para naman makatulong sa watch hour ko. Kasi nga kailangan yung may watch hour. Hindi naman ako makagawa, alang nga naman puro na lang paglilinis. Siyempre, kwentuhan naman pa, maiba naman. Tapos, mag-iisip ko rin ng kasunod. Kasi nga, babago pa lang ako. Ganun. Kaya dun sa mga kaibigan ko na nag-subscribe at nakasuporta sa akin. Salamat po. Maraming salamat po sa suporta nyo po. At sa pagtangkilik nyo ng akin channel kahit boring pa sa simula. Boring pa sa umpisa. Pero siguro naman banda-bandyaran magiging attracting din. Nagsimula ako mag-abroad mga ano ako yung bata pa ako noon. Kasi 10 years from the 10 years na ako ngayon sa amo ko, eh, siyempre 26 yata ako, 27 nung nag-abroad ako. Maliit pa din yung mga anak ko nang iwan ko sila. Yung mama ko nang nagpalaki dun sa mga anak ko. Pasalamat naman ako, lumaki silang mababait. Saka sunurin, mapagmahal, at malayo ko. Pero nakakamiss din yung malayo palagi sa pamilya. Gusto ko nga umuwi ngayong yung taon na to. Sana pwedeng umuwi at pwedeng bumalik na. Gusto kong umuwi. At gusto kong makasama yung mga anak ko. Saka syempre, asawa kong nasa damam din yung asawa ko. Asawa ko yung nasa damam. 3 taon na kami ngayon hindi nagkakasama ulit. Kasi sabay kami umalis eh, sabay kami ding uuwi. Yan, patapos na yung katra. Kanina dalawang distasya yung inano ko. Kanina dalawang distasya yung pilansya ko. Habang naglalaro kami dito ni Lulu, yung alaga ko. Habang naglalaro siya dyan, nagpa-plancha ako. Kasi kung hindi ko di-divide yung oras ko, hindi talaga ako makakaano. Kasi sa umaga, pagising ko pa lang, tambak na yung trabaho. Maglilinis. Magluluto. Sa umaga, pagising ko, akit ako ng mga 8 o'clock. 8 o'clock ako akyat. Maglilinis na ako niyan. Maglilinis na ako ng kwarto ng alaga ko. Yung babae. Minsan kasi, madaming hugasan sa kusina. Kaya din maghuhugas muna ako. Pag hugasan ko yung mga hugasan doon sa kusina, umpisa na ako sa start sa room ng alaga kong babae. Tapos, sasalang ko na yung labahan. Tapos, linisin ko yung sala, tapos yung kainan nila, yung kwarto-kwarto kasi, yung kainan nila, tapos gigisingin ko na yung alaga kong lalaki kasi mga, pag nalinis ko na yung kwarto ng alaga kong babae, yung sala, yung dining room, at saka kitchen, at saka CR, gisingin ko na sila, mag-alas 9:30 na yun, magte-10 na. Eh di pag nagising sila, gagawin ko naman ng breakfast. Pag nakakain sila, nilinisin ko naman yung kwarto ng alaga kong lalaki. Tapos, pag nalinis ko yung kwarto ng lalaki kong alaga,
ayun namang papasok na ako sa kwarto ng amo kong babae. Yung kwarto ng amo kong babae, may CR din yun. Tapos may dressing room pa siya. Tapos malaki yung kwarto niya. Matatapos ako doon siguro mga 12:30 na ganun. Pagtapos ko doon sa kwarto niya, ayun, prepare naman ako nung, syempre may mga damit pa akong nilalabhan. Eh di puntahan ko naman yung mga damit. Tapos isalang ko ulit. Mabuti na lang yung machine dito. Yung machine dito automatic 'yon. Sasalang mo lang, alisin tas lalagay mo na ulit. Ayun, di habang naglalaba 'yon, prepare ko naman yung food ng amo ko. Ere-ready na yung food niya sa ma-diet food kasi siya. Naka-ready na siya, may kung chicken, may mga sauce na siya, i-steam ko na lang. Tapos yung ano naman, yung pinaglulutuan nun, yung machine na, wala yata dito yung box, nasa baba. Yung nandun sa video ko dati, na ano siya, frying pan siya, na parang frying pan siya na para sa mga steam na akil. Yung mga pagkain na ano ba, tawag dito, mga pagkain na mamantika, inire-remove niya, ganun. Yun. So, madali lang yung kasi may oras din yun. So, pagka ano ko, pagkasalang ko dun, diwanan ko lang din. Tapos, diretso naman ako dito sa planchahan. Kasi, minsan maraming damit na, marami pang damit na ano. Yung galing sa, doon sa machine, itatamba ko lang yun dito. Tapos, hindi ko pa yung tatapusin. Tatamba ko lang yun dito sa ano, sa planchahan. Babalikan ko lang kapag ka nakasalang na yung pagkain ni amo. So, habang nakasalang yung pagkain ni amo, dito naman ako sa planchahan. Tapos, dito pa naman yung mga pinaplancha kong damit o yung mga titiklopin kong damit. Kasi hindi naman lahat, hindi ko lahat pinaplancha, tinitiklop ko yung iba. Pagkatapos nun, ayusin ko na yung lamesa kasi mga 1:30, 1:40, ganyan. Dating naman yung amo ko, lalaki. Kakain naman sila ng ano, kakain naman sila sa lunch. So, prepare ko naman yung lamesa. So, kung hindi ko matapos yung mga damit dito, balik naman ako dito mamaya, pagkakain ko ng lunch. Kasi nga, siyempre, unahin mo muna yung doon sa pagkain nila. Diba? Kanya ng buhay katulong dito. Tapos noon, habang pagluto na yung pagkain ni among babae, didadating na sila, mga 1:40, ganyan. Kain na sila. Tapos nilang kumain, siyempre, linisin ko na naman yung pinagkainan nila, yung mga kinalata nila. Ayusin ko naman yun. Yun. Tapos, nais ko yun, ibababa ko yung mga pagkain kasi doon ko yung kinukuha yung mga pagkain sa baba. So, hindi naman ako nagluluto ng lunch nila. Ang niluluto ko nga, yung sa amo ko lang babae. Ibaba ko. Tapos, yun, saka pa lang ako kakain. Pagkatapos ko naman kumain, yan, tapos na ako magplancha sa kapo. Tapos ko namang kumain. Ayan, nasa akin na yung alaga akong babae. Tapos kami naman dalawa ngayon ang magkasama. Siya ngayon naman ang gagawin ko. Siya maglalaro. Nakakain ako. Siya naman yung maglalaro. Tapos, habang naglalaro siya, tapusin ko naman yung pinaplancha ko ngayon dito. Lagi kasing maraming planchahin. Hindi natatapos. Lagi maraming planchahin. Matapusan yung planchahin. Ito yung planchahin ko kanina. Tsaka yan. Tapos yung mga damit lagi. Marami laging damit. E di ganyan. Lalaro siya. Nagpa-plancha ako. Tapos. Yan. Hindi pa tapos. Nainis din pa ako. Tapos. Pag mga 4:30 na yan. Mga anong oras na yun siguro. 3:30 na kasi ako nakakain. Minsan hanggang mga 4 ganun. Pag mga 4 na, 5. Yan, wala na kaming masyadong
tapos na ako magplantsa noon, ay di mga 5 magsi 6 pag 4:30 lalaro na kami ng alaga ko. Ayun, mangingisda ako saglit. Tapos bigay ko na yung alaga ko dun sa mama niya. Tapos noon ay di ano, kung hindi ako natapos ng plantsahin kagaya ngayon, di tutuloy ko. Tapos yun, mamaya ulit ako pupunta sa kanilang 8. Anong oras na ngayon dito? Ay 6 siguro. Anong oras na ngayon? Mag-alas 7. Mamaya pa akong pupunta ng mga 8:30 para pakainin yung alaga ko. Eh syempre, pag pinakain ko si Lolo, mga 9 to 10 naman, kakain naman yung dalawa kong alagang lalaki. Ay di, syempre, pe-prepare mo pa yun, ayusin mo pa. Anong oras pa ako matatapos nun? Mga 10, minsan 11. E ngayon, mag-iiba na yung oras kasi magra-ramadam. Tapos yun pa lang ako makakapahinga mga 11. Basta buong araw, trabaho, 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 trabaho. Walang tigil na trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Tis-tis lang. Kasi kung uuwi naman, tapos wala naman trabaho sa Pilipinas, tapos wala naman pera, eh, paano? Anong, saan kakukuha ng panggastos? Hindi naman pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Saan kakukuha ng pang-araw-araw na pangailangan? Mga pang-araw-araw na kailangan ng pamilya, di ba? Kaya yun sa mga kagaya kong OFW, nahihirapan. Eh, blessing na rin sa atin yung kahit nahihirapan tayo, tiisin na lang natin. Kasi nga, mas mahirap naman yung walang trabaho. Saka hindi naman ibibigay ni God dyan sa atin ng ano, hindi natin kakayanin, di ba? Sabi nga eh, walang ibibigay si God na hindi natin kaya. Kaya, laban lang, please lang. Sagalan, di ba? Diyan ka muna, kasi dito naman. System ko yung dami. Kaya yung iba na nagnanais na ano, kaya ang payo ko dun sa mga talubata na may pagkakataong mag-aral, yung mga nag-aaral na gustong magandang buhay, kaya dun sa mga anak ko na nandito ako para suportahan sila, halimbawa ko na lang kayo, nandito si mama para tulungan kayo, handang sumuporta sa inyo sa bawat araw, sa lahat ng pangangailangan, nandiyan si mama. Kaya sana naman, edi kayo ay magsipag sa pag-aaral at sigapin yung magtapos. Dahil, para din sa inyo, kasi pagka kayo hindi nakatapos, at pagka hindi nakatapos at hindi kayo nagkaroon ng ayos na buhay, hindi nyo pwedeng isisi yun sa inyong magulang. Kasi ako nga, nagtitis ako dito, diba, para sa inyo. Kaya hindi nyo pwedeng isisi sa magulang yun. Kaya sana naman makatapos ng pag-aaral at balang araw magkaroon ng magandang trabaho, di ba? Hindi ko kaya ni mama na kunya ang hirap sa trabaho. Eh kung nakatapos ako ng pag-aaral, eh meron sana akong magandang trabaho, di ba? Pero blessing na rin to at pinagpapasalamat ko. Kasi meron dyan ang walang trabaho. Kaya malaki yung pasasalamat ko din sa Panginoon. Kasi siya, hindi pala nalagyan ng ano, water. Saan ba yung tubig nito? Masisira ang machine. Nagpapaantar ako, wala palang ano, tubig. Hunta kay hunta. Sandali, kukunin ko lang yung tubig. Wait for a while. Saan ko ba nilagay yung tubig?
Yan, masisira yung machine. Hunta kay hunta ay wala naman palang tubig. Wala palang tubig yung washing. Ayan oh. Nagutom. Yun. Kaya sana, dasal ko naman sana. Sana ba tayo? Yun. Dasal ko sana yung mga anak ko ay makatapos ng pag-aaral. Para naman, balang araw, meron silang magandang buhay, di ba? Hindi sila mahirapan. Lang naman ang gusto ko. Matatapos ko sila. Matuto sila sa buhay nila. Lalo tumaka naman silang wala ako. Eh, alam ko na matibay sila. Baka yung pasasalamat ko doon sa asawa ko na kahit magkalayo kami, talaga namang suporta sa akin palagi. Kahit nag-away kami lagi. Gano'n naman talaga yung asawa. Away bati, away bati. Talaga yung asawa ko na ano. Hindi ako iniiwan. Sa kabila ng aming mga pagtatalo. Kaya, shoutout sa'yo! Asawa ko nasa damam. Love you na. Mega mega shoutout sa'yo. Kasi guys, sanay naman kasi ako sa hirap ng buhay kasi. Nung nasa Pinas nga ako, lahat naranasan ko. Naglalabada ako. Mamasokan ako sa ibang bahay. Naglalako ako, nagtitinda, lako, lahat. Lahat. Lalako ko ng balot, balot, balot. Palamig, pati sa basketball, nagtitinda ako. Shake. Wala naman ako, hindi alam na trabaho lahat. Lahat kaya ko. Lahat kakayan at lahat malalaman. Basta may puhunan. Kung may puhunan malaki, pwede matinda-tinda din. Sa ngayon, face muna dito. Ikaw nga, hindi mo naman kikitain sa atin ang kinikita mo dito. Iba-iba yung kita dito. Nag-try nga ako na mag-apply dati nung umuwi ako ng Pilipinas. Nag-try ako na mag-apply dyan sa Pinas. Ang liit ng sahod. Wala pa yatang 10K. Eh, paano naman yung magkakasya sa pangailangan namin, di ba? Sanay na sila eh. Mostly, gumagasto sila ng 15. Kuryente, tubig, wifi, SS. Grocery pa, bigas, gasol. Ang dami, ang dami. Ayun pa sa school nila, mga bayadan sa school. Eh, lalo ngayon, yung isa ko ay magka-college na, tapos sunod yung isa din, magkasunod pala sila, kasabay. Eh, di mas malaking gastos. Isa na mairaos ko. Kung may hindi pa babayaan ni God. Mairaos ko din yan. Yes? I want to have a small mukhama. Small mukhama, nanak? Where? In, open the drawer in the kitchen? Yes, sir. Kitchen, kitchen. Is mukhama zibala? Yeah, come in, api, sili. Mukhama zibala, api. I want small mukhama. For what? Bibi na, Madam Mary. Madam Mary. Madam Mary. Adi, adi, sili, ro. Yan, kaya mahirap basta mag-video-video dito eh. Kasi nga, ayan sila, dumades. Tapos,
Hindi naman pwedeng ipakita yan sila. Baka makasuhan tayo. Tapusin ko lang itong planchero. Tapos na din ang hunta ko. Tapos kung may mga ano kayo, katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan, tapos magbibideo ako sa sunod ulit. Kahit yung mga basher ko dyan, comment kayo dyan. No problem. Marapit na ang Ramadan next week na. So, mag-iba yung oras ng ano, gising nila at saka kain nila. Kasi ang kain nila, sayo sila. Sa gabi pa sila kakain kapag ka, ano, kapag ka nag-alawak ba. Nag-alawak ba, saka pa sila kakain. Pagod na ako. Masakit na yung paa ako. Maghapon na nakatayo. Anong oras na ngayon? Alas 6. Alas 8 ako nag-umpisa. Alas 6 naman. Masakit na yung paa ako. Tanong ng cargo. Sa Cortex Cargo kayo magpadala kasi doon ako nagpadala dati. Pero iba't iba naman company, iba't iba't yung service. Pero sa akin, nire-recommend ako yung Cortex kasi maganda yung sa akin pagkaka ano nila. Pagkakakuha nila dito, ganun din yung dumating sa bahay. Saka maganda yung service nila. 45 days na dating na. 45. Batangas na. Ng aking pinaplansya. Minutes lang to guys. Kasi bababa na ako. Bababa na ako. Opo. 30 minutes. Mukbang video. Thank you for watching. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Salamat po sa mga nanood, sa mga hindi nakagusto. Nakagusto, maraming salamat po. God bless everyone. God bless. Bye. See you on the next live. See you in the next video. Bye.